araw mga ka-painters, welcome to my channel, Gary Construct TV. Ang ngayon po ay ipakita ko po sa inyo kung paano mag-varnish o mag-wood effect sa mga tubular steel. Gagawin po tayo ngayon mga ka-painters na gate. Bali tubular siya, tapos gagawin natin siyang parang kaway. Wood effect. Tara po mga ka-painters, siguro na po natin. Ito po mga ka-painters yung gate na gagawin natin na parang kahoy. Yan, yung nakapahalang lang po yung gagawin natin na parang kahoy. Tapos yung mga frame, kulay black po siya mga ka-painters yan. Basta yung nakapahalang lang, yun lang po yung gagawin natin kahoy. Pero bago po ang lahat, bago natin primeran siya, linisin po natin siya ng boysen, lacquer thinner. Bakit natin linisin? Kasi po mayroon po yan mga grasa-grasa. Kailangan malinis na malinis po yan para kumapit po yung epoxy primer na i-apply natin dito sa tubular. Kaya dapat iinisin natin siya mabuti. Pagkatapos natin siyang pahiran ng lacquer thinner, liliyahin natin siya ng lihan na 60 para masugatan yung pinaka-chrome ng tubular para kapit na kapit talaga ang ating epoxy primer mga ka-painters. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe Gary Construct TV para update kayo sa mga bagong video ko na nilalabas. Yan po mga ka-painters, malinis na malinis na po yung tubular. Ready na to apply epoxy primer. Yan po yung gagamitin natin na epoxy primer, espero. Kulay white po yung gagamitin natin na epoxy primer. Hindi po tayo gagamit ng kulay gray kasi yung kulay gray po mahirap po siyang aspihan, magkakaroon po siya ng dark spot. Kaya dapat kulay white. Yan po. Sa paghahalo ng epoxy primer, 3:1, 3 part ng epoxy primer, saka 1 part ng epoxy catalyst. Yan mga ka-painters, hinahalo na natin ng epoxy primer para makapag-apply na tayo doon sa gagawin natin na gate. Napakatibay po talaga ng epoxy primer sa mga ganitong mga bakal. All purpose po kasi yung epoxy primer mga ka-painters, kahit saan pwedeng gamitin, sa simento, sa bakal at sa kahoy. Ito po mga ka-painters, may haro na po tayo ng epoxy primer. Shout out pala sa mga kagrupo ko sa pro painters, sa mga sasamahan ng talentadong pintor. Maraming salamat sa mga ka-painters ko, sa mga sumusuporta sa akin. Malapit na po tayo magtagumpay mga ka-painters. Konting push na lang po. Makikita natin yung pinaghirapan natin. At sana makabilis. At para matulong din tayo sa mga kapwa natin pintor na nangangailangan ng tulong kahit paano. Matutulungan po natin sila mga ka-painters. Ito po mga ka-painters. Na-primer na po natin siya ng epoxy primer. Nakita niyo naman po, kulay puti po yung epoxy primer na ginamit natin. Yan. Mamaya po, mamasilihan po natin yan ng polytap ng yan o. Para kasi kaya natin nag-primer tayo para makita yung mga tama. Yan na namasilihan na po natin siya ng polytap, mga ka-painters yan o. Ito po kasi yung pinto na to ng gate, may awang-awang yan kaya yan natin ng polytap. Tapos maglilihan na po tayo ngayon mga ka-painters. Diadalian na po natin kasi kailangan natin makipakita kaagad sa mga nais matuto kung paano mag-haspe sa mga ganitong gate. Parang gawing parang wood effect mga ka-painters. Gumamit po ako dyan ng lihan na 100. Sa pagliliha po, kailangan gamit din tayo ng tubig para mas madali nating maliha yung foley top. Yan po mga ka-painters. Pagkatapos po natin liyahin yan, magka-primer na ulit tayo. Yung ipa-primer po natin yan, meron na pong kulay, hahaluan na po natin siya ng tinting color na Venetian red para kahit para maging kulay, parang ano siya, maging kulay pink. Yun po yung magiging background natin. Po mga ka-painters, na-apply na natin siya ng epoxy primer na may kulay na medyo pink. Yan po yung magiging background natin sa pag-haspe. Yan. Tukot po yung ginawa natin. Ito na po mga ka-painters, na paghalo na po tayo ng ating gagamitin na stain. Bali pinaghalo lang natin yung ano, yung boysen tinting color na burnt umber saka paint thinner.
Konting paintiner po lang yung ilalagay natin para hindi siya ganun kalabnaw, para hindi tulo-tulo kapag binahay natin doon sa gate na ginagawa natin. Ito na po, ready na po para ipahin doon sa gate na ginagawa po natin. Ito po mga ka-painters, nagsisimula na po tayo mag-gaspe. Yan po, gumamit po tayo dyan ng malinis na basahan na kulay puti. Yan. Sa pag-gaspe lang po ito, para ka lang din ng gano'n, nag-barnish sa mga pinto, sa mga cabinet. Gildin po ang proseso niyan. Tapos may iba lang yan sa paggagawa mo ng design, kung paano ka gumawa ng mga design na pag bumuka talaga siyang kahoy. Yan. Ako kasi pag gumagawa ako ng design, yung simple lang, hindi ko na masyadong inaartihan para hindi naman taga obvious na peki siya. Di ba ang kahoy kasi yung simpleng, yung mga itsura kasi ng mga kahoy talaga. Yung simpleng ano lang, yung simpleng itsura lang po. Yan, tatulad yan, mga ganyan. Yan po yung natapos natin ngayon. Yan po yung itsura nung ginawa kong haspi ngayon. Simple lang pero okay na okay po. Dito po tayo sa labas, makikita po natin yung example ko dito sa bitaas. Yan, yan. Yan po. Okay na okay po yan mga painters. Ito po mga ka-painters, natapos na natin siyang haspihan ng buo. Lahat po yan, meron na pong haspi. Yan. Loob sa kalabas po yan, meron na po. Yan. Papatuyuin na natin siya ng mga 30 minutes. Sabay, bubugahan natin siya ng sanding sealer mga ka-painters. Yan po. Yan. Tapos dito sa kabila, ganoon din po yan. Tapos dito po sa kabila, yan. Lahat po yan naka-ready to sanding sealer na po mga ka-painters. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ng aking YouTube channel, please subscribe Gary Construct TV para update kayo sa mga bagong video ko nilalabas. Ito mga ka-painters, magsisealer na po tayo. Gumamit po tayo ng boysin sanding sealer. Ito po yung gagamitin natin. Mag-i-spray po tayo dito sa ginawa natin na kit. Yan po mga ka-painters. Tara po, spray na po tayo. Sa pag-i-spray, dapat sa unang buga, hindi ka agad makapal. Dapat yung hapyaw-hapyaw lang, yung parang tatamaan mo lang talaga yung ginawa mo. Hindi mo siya masyadong kakapalan. Doon sa pangalawang spray, doon mo siya kakapalan mga ka-painters. Pero bago ang lahat, pagtapos mo mag-spray ng sanding sealer sa unang mano, pagtuyo na yon, liliyahin mo siya ng 240 bago ka ulit magpapatong ng sanding sealer sa pangalawang coat. Tandaan, laging liliyahin po yan pagtapos ng sealer para pag finish natin ay maganda po ang pagkaka-finish saka smooth na smooth po mga ka-painters. Ito po mga ka-painters, natapos na po natin siyang sanding sealer. Bali, nakatukot na sanding sealer po tayo dyan. Tapos pagtuyo niyan, liliyahin na po natin yan ng 240. Tapos ito po yung pang-top coat natin, yung firewood varnish polyurethane. Gloss finish po siya. Lead free po siya, ibig sabihin na safe to safe na po siya, safe to safe. Pero ang gagamitin natin dyan pang finish, paintbrush lang po mga ka-painters. Yan po, hinahalo po natin siya ng mabuti. Kasi nasa ilalim po niyan, yung pinaka gloss face niya. Kaya dapat halo natin siya ng mabuti para umangat yung pinaka kintab niya. At talagang maganda yung pagkaka-finish ng ating gagawin dito sa gate. Ito po mga painters, mag-a-apply na po tayo ng fine wood varnish. Paintbrush po na 2 inch ang ginamit natin dyan mga ka-painters. Yan lang po, ganyan lang po yan. Bali parang nagpapahilan din kayo ng balls bar. Halos parehas lang din po ito ng nakasanayan natin na balls bar. Ganun din po yung, ano niya, yung pagkakapahid, yung amoy po niya, ganun din po. Ito pong firewood varnish. Yan po mga ka-painters. Yan.
Sa pagpapahid, kailangan lang nating suklay ng mabuti para hindi siya mamumuo at may mga tulo-tulo may iwasan natin mga ka-painters. Ito po mga ka-painters, natapos na po natin siya. Yan po. Bali, naka-2 coats po tayo dyan ng polyurethane na pie wood varnish. Yan mga ka-painters. Napakaganda po talaga ng pagkakayari natin dito. Yan. Bagay na bagay po siya dun sa frame na kulay black. Bali, ang ginamit natin dyan sa QDE black. Yan. Yan po yung loob. Mga ka-painters, yan po yung labas. Maraming salamat mga ka-painters.